number one nag-pumpkin defense dito para makaagaw din tayo ng energy with the serious. Naglagay naman tayo ng kay Rockhart na hindi galawin kasi nakaka-tempt talaga. Oo. Once na mahawakan mo yung bug cards, ang sarap itira niyan sa first round. Pero totoo. Eto na. Sino ang unang makaka-bingo? Nakakompleto sila pareho. Nakakompleto sila pareho ng backdoor. So will it be a trade or kakapusin ba ang atake ni Kiko? We shall see from this sequence right here. Ngayon, makakakuha tayo dito ng sequence of the aroma getting past the shrimp. Pero sumagot yung shrimp to Malone with the garage double Pocky. The Pocky would be doing a KO hit, putting the bird in last stand. Pero may sagot na sunod with the acro hero. Pero hindi siya enough. Masusunod naman ng plant. Wala na siya pan-damage. The shrimp lives another day at pwede nga siya mag-hold off. Ipon energy, ipon cards. Para mamaya tumalo naman din siya dun sa ating mech. Tama, napakagandang palitan. No? Parang sabayan ng Kamehameha. No? Round 2 pa lang, dalawa na yung tumalon. Pero hindi pa to tapos para kay Kiko. Kasi kahit manaming ang kanyang mid-mech, ay may dalawa pa tong range cards. Which are the death mark and the hair dagger. So napakaganda pa rin ang laban na to. We shall see kung ano mga adjustments na gagawin ni Kiko. At yung makikita naman natin, the aggression coming in from Rockhart. Going at the front, hindi na siya kikilos. Pero the critical sabay ang ating hair. Speed up, gets the kill. Sobra pa yung Axie Kiss kahit di mag-crit tayo. Pero wanting to get a counter KO as well. Tinanggal na ni Rockhart yung plant ni Kiko. And Kiko wants to remove the Aqua. One-on-one situation. May pincer tayong dalawa. Tinanggal ang dalawang arc. Oh my God. Grabe. At malalagay tayo dito sa ating numbing. Pero tatlong range cards. Kaya bang makapatay? Makakakrit ba tayo dito? Is this enough? Mukhang hindi pa. 118? Buhay pa. Pero may chance pa ulit makabunot ng range cards dito si Kiko. Oo. Depende pa rin sa swerte niya sa balasa. And boom! Oy! Isang range card. Will it be enough? Kahit magalaw man lang ng konti. Kaya mag-crit, wala. Gumalaw ng konti. Minus 8 sa direct HP ni Rockhart. Pero ito na, nag-full burst na siya with the double scarab. Numbing plus one more discard. Oy! Boom! What a calculated offense from Rockhart. Congratulations. Discard na agad na dalawa si Kiko. Matatanggal ba ang Dark Swoop? Matatanggal ka ba? Eto na. Malalaman. Yun nga. Grabe sa lahat na pwedeng maitanggal. Yung pinaka-crucial pa. Pero wala pa talaga itong shrimp do. Wala pang shrimp. Pero yan tinanggal una. Tinanggal yung blackmail. Tinanggal yung blackmail. Lahat ng importante sa ibon ay tinatanggal. Pero may isa pang draw from the disguise. Ayun, kompleto na. Mabibingo na yung mech cards ni Sir Kiko. Oo. Pero yan na, no choice na kailangan niya na talagang gumalaw ngayon kasi medyo unhealthy na ang kanyang front lane. Sobra. And mukhang makakuha tayo ng poison dito. Double hair. Meron tayo Acro Axie Kiss for the kill. 113 if I'm not mistaken. That's gonna be 134 pala. And susundan tayo dito ng numbing. Scarab for the KO. Return KO for the plant. At ito na yung magbabakbakan. Nakuha niya na yung 3 cards, susundan niya ng dalawang heroic. Ang tanong, enough ba yan at makakadraw pa siya ng dalawa doon sa ating hero? Medyo calculated na offense. Swap! To from Sir Kiko plus Swap! Dalawang cards. Drawn pa ang maganda dito. Oh! Healthy pa ang backline ni Sir Kiko. So magandang chance to para mag-ipon. Pero may discard na naman binitawan si Rockhart. Pero hindi yan pinansin ni Sir Kiko. Dahil tandaan natin, brother, walang anesthetic bait ang backline na ito. Oo. So pwede lang siya tumira ng bird cards. At nakita naman natin, nag-egg bomb play na naman kaysa pumunta sa ating mech. Pinapunta na naman niya! Sabay pa ulan! Oh my God! Nagpapaulan ng damage! It's gonna be hell! Acro! Then, forcing game number 3! Grabing comeback ni Sir Kiko. Sabi ko sa iyo, pre, hindi marunong sumuko yan. Sir Kiko was so round 1 cattail from Sir Kiko. Pero good pass na naman kay Rockhart. Kahit nakaka-temp, i-chain lahat niya. Knowing na may cattail, tamang discipline lang din talaga coming in from Rockhart. At bird, may dalawa ng cards. Yes, dalawang damage cards from both. Pero yun, wala pa rin yung backline wala nila pa din. Pareho. Pero ang advantage dito ng bird kasi ay mauuna siya. Pero yun, natanggalan siya ng isang blackmail ba? Oo. Grabe. Nahuli na naman. Pero meron tayong makikita dito ang poison. Hindi lang card ang tatanggalin. Aagaw pa ng energy with the serious. Kumuha pa ng energy with the disguise. At meron tayong tanggal poison lang with the guidance of Kiko. Ito na, nakaka-curious ngayon. Sino ang unang bibingo? Oo, yan na sino ang unang tatalo? Kasi yung win condition kanina ni Rockhart from the first game, nakuha niya na lahat. Pero walang choice si Sir Kiko kundi mag-pass dahil ninihintay niya ngayon Dark Swoop. Pero yun, patay ang bird. Patay ang bird ni Kiko. And this is gonna be a really difficult for the mech. Ito, napilitan na lang mag-freeze muna dito si Boss Kiko. Makatanggap ng KO with the
Arab and Paki. Kala niya magsiskip dito si Rockhart with the 2 energy, pero hindi yun yung case. Sobrang daming energy dito ni Boss Kiko, pero wala na siyang kakampi. Wala na siya makakasama sa dulo. Pumupuso pa do, may dalawa tayong hair, dalawang Axie kiss, natanggal yung ating malupitang plant, pero natanggal ang panang cards. Oh my God. Grabe. 8 energies from Sir Kiko, pero grabe, kulang talaga sa bara. Unfortunately, ilang beses na discard yung mech cards niya, pero itong mech niya ay nagpapakatanos. Mech against the world. Oo, pumupuso pa, pero nagdalawang speed up dito. Is this enough to outspeed? Laban pa! Lumalaban pa! Sabay draw card from the heroic. Oo. Pero may dalawang damage curse dito si Rockhart. Parang enough na dito. Oh my God! And Rockhart secures a top 8 slot dito. Let's sa ating... Go.